Hello guys, welcome back again to another vlog. Nasa airport tayo mga kalikers. As mentioned sa last vlog ko na nasa Ortigas tayo, naka-check-in for 3 days. So from Ortigas to Naia. So from Ortigas to Naia. So nagpabook na lang ako sa front desk ng Grab para mas madali yung biyahe natin. And kalimutan ko pala na holiday pala dito sa Pinas. So it's Immaculate Conception something holiday. So walang pasok ng mga workers and also the mga students. So expected na wala talaga masyadong traffic, pero since maaga tayo for this video kasi first time natin mag-travel abroad for work, and baka naman meron tayong sa immigration magka problema, sana wala. So far naman walang traffic talaga, promise, no? So walang traffic sa sa EDSA. So dumaan kami sa SLEX si Manong driver para mas madali daw. So from Ortigas to Naia Terminal 1 for international flight, it took 30 minutes lang na biyahe. So nakaabot ako ng Naia ng 9:30. So yung namin ni ma'am kasama ko is only 11 dapat nasa Naia na kami. Pero ako napaka-early kasi yung first time mag-abroad, so dapat hindi talaga tayo mag-ano. So nasa Terminal 1 na po tayo, kung saan dami nag-iiyakan pag dito ng mga terminal 1, 2. So daming umiiyak ng mga family, at nakapasok na nga tayo around 11:30. Nakapasok na kami sa airport ng Naia. So ganyan, diba? Parang palasyo. First time. Pero this is my third time guys na makapunta abroad, international flight. So this is my third one. Pero durante. So diba? Boarding. Tamang paano lang, tamang pa ikot-ikot lang. Since wala pang boarding yung airplane. Yan. Ako nakasahod. After nagpila na kami, nag-ready na kami ng mga documents. So for check-in counter, yung pinaprepare sa amin is yung passport, yung immigration declaration, binigyan kami ng form, tapos ticket, and permit. Since meron kaming nomination from the province, yun yung niready namin. After nag-fill up agad ng forms, and nakapila na kami sa counter din. Yan. Yung sir yung nag-jitter sa akin sa mayan. Pag-drop ng luggage pala. So, panoy video ako guys. O, diba? So, dami niyang hiningi. So, tamang bigay lang. So, tamang video lang naman. So, nag-over baggage pala ako guys. So, isang luggage ko is tumitimbang ng 24.7. Yung isa naman is 23.50 something. Pero alam niyo ba guys, di ako pinagbayad. Kala ko talaga pagbabayarin ako. Hindi pala. So, over baggage tayo for today's video. Dami ko sigurong dinala na corned beef. Achar. Wala corned beef. May corned beef tayo. Wala po yung tinapa akong dala. Ano lang. Noodles. Ano lang. For the start lang. Good. So, okay na. O, di ba? So, while waiting sa sa boarding pass, na ibibigay ni may counter. So, hindi na ako kinabahan yan guys kasi nga natimbang na lahat ng mga luggage ko. So, naghihintay na lang ako. After naman mabigay ng boarding pass at saka yung
para sa luggage ko, ano, pumunta na agad kami sa immigration ng kasama ko sa Manila. So, madali lang yung pag-check-in ng mga luggage. Matagal lang yung waiting kasi nga, yung ano namin, yung flight namin is supposedly 4:55 p.m. So, dapat mag-start. Pinapunta kami ng agency ang base nila is dapat 5 hours from your ano departure dapat yung cancel na iyo. Kung nag-start yung check-in ng mga luggage namin around ano na, alas 2 na. So, imagine, how many hours ako naghintay sa Sanaiya. Nandito na ako sa Sanaiya around 10:30. So, imagine na. Gana ka oras ng ilo ko. So, di ba? Early bird kayo. So, adlock kita. Adlock kita kay Bas Mabian. Tagaw kami. Sige, ako lang. Third naman, pag-check-in ng mga luggages natin. Punta naman tayo ng immigration. This is the final decision kung makakalagpas ka ng immigration, mga kalikers. Bilang dumami yung tao, ma'am, no? Off to go na talaga to Canada. So, pag hindi, wag naman. So far naman, ito yung immigration ako, guys. Laban ako dyan, banda. So, wala masyadong tao na, ng ano, immigration that time. Bawal pala mag-video-video dito, guys. Pero, nag-video ako. So, nagsulit ako ng officer. Pinadelete tong video na to para recover ko lang. So, ganyan. Or doon na lang. So, kung mag-ask ka naman kung ano yung mga hiningi na immigration, yung hiningi sa akin is yung OEC lang, Overseas Certificate something, at saka passport, at saka yung nomination from Newfoundland and Labrador kung saan ka magpunta, yung final destination mo. So, after that, mag-fingerprint ka, picturean ka. So far, ang dami namin prepare na documents sa agency, pero wala naman. Wala namang hiningi masyado. So, after that, nakalagpas tayo ng immigration. So, finally, in the making before niya po. So, yung ano namin pala, yung gate number is 6. Doon kami pupunta ni ma'am. So, video, tamang video lang for today's video. Yung airline namin is, ano, China Airline. So, first time mo makasakay ng China Airline. So, this is it, pansit. So before 5, so nag-boarding na kami. So yun. Yung ready naman is yung boarding pass from Taipei, since pupunta kami mo ng Taipei, nag-layover kami ng Taipei, at saka passport. Yun lang naman yung i-present sa ano, sa boarding. So around 5 din yung boarding namin. So actually delayed ng mga 30 minutes yung flight namin from Manila to Taipei. Pero okay lang, basta maka ano lang. So, naka-full in line ako dito na time. Kasi ang haba ng pila. So, yan. Dulo muna tayo, ma'am.
pinakadulo na nila. 34G. Yeah, happy. 34G. Ay, saan lang. Ikaw, saan ka, ma'am? A, B. C. Ito pala pinakadulo. By Philippines ang yun ay oh da so look ano kayo mag ano no take off ano kayo mag tuhod kayo mag uro ano kayo siguro no after an hour siguro mag serve naman sila ng ano pagkain sa amin so may food kami na one meal so choices are ano beef or chicken so yung pinili ko muna is beef. So, ito yung ano binigay sa akin. Tapos, merong salad-salad with cherry. Salad na, hindi ko alam kung anong lasa. Tapos, meron silang fruits na binigay. Puti na lang merong fruits. At saka, merong ano, ang cookie na binigay sa amin. So, yun lang. Yun ang food ng airline. Okay lang naman. Kasi one hour, 1:30 and 1.5 hours or 2 hours lang man yung biyahe. So, ganito yung ano. Merong ano, merong mga, tawag niyan eh. Nilataang, kalabasa. Gutom is real talaga, guys. So, gutom ko ito, anak. Okay ka, on since morning. So, fasting. Ko. Baka maglayan na itong tiyan, papabot na itong airplane na nalisod kayo. So, muna, papatid ko sa meal. Mga gutom kayo ko. Kamayro pa yung serving yate. Kulangan ko lang sa pagkaon. Pag maradate kayo. So, instead of soft drinks, order na lang ko tea. Para at least. So, ano, for this video. Since 1 hour or 2 hours yung biyahe natin, approximate. So, nagtingin ako ng movie. Anong magandang movie. So, nag-movie marathon tayo for today's video. So, yun lang. At least, masyadong boring. Yung ating travel. So, may ako ng video niyan, guys. Ayawan na. Thank you.
sana. Sana yun. Oo. Isa ka tong tentay ko. Oh. Yun. D6 D7 D8 Ito na yung hanggang. Si Ernie na parang bahay lang. May picture. Diba? Hi guys. Hello, we're here at 31 Airport by Taipei. Check natin kung ano yung mga nandito sa airport ng Taiwan. Yeah. Oh, diba? Yan lang. Daming seats. Ito lang yung kasi kalabaw na rin. Oo, kalabaw. Paibubo. Taiwan. Taiwan. Kalabaw. Bubo. Yung bubo. Oh, gila ko na. Ultra. So, ito ba? Ganda. Sa ulo.
from sa'yo. To summarize our ano naman travel, so yung flight namin from Manila is 4:55, pero nalilig kami ng mga, I think, 30 minutes lang naman. After we arrive naman sa Taipei na 7:05, pero nasa mga 7:30 na to sisilid na kami. So approximately yung travel time namin pala in total is 2 hours and 10 minutes, so not bad for ano, kasi okay naman, smooth naman yung flight namin talaga overall. That's all guys, thank you. Next flight natin is from Taipei to Vancouver. So this is it. So ito yung pinaka longest na travel natin since approximate na time is 10 hours. So mag-vlog na naman ako nito guys. Thanks.